Magandang-magandang araw sa ating lahat mga kababayan. Nandito naman tayo sa George Sir Vlogs. Happy weekend! Bago ang lahat, palakpakan muna natin ang ating mga sarili, mga kababayan. Alright. Ang ating pag-uusapan naman ngayon, barko ng PCG. Muntikan uli bungguhin ng Chinese Coast Guard. Talaga naman mga kababayan, hindi na po tumitigil yung mga China para harangin ang mga barko ng Pilipinas para mag-resupply sa mga kababayan natin sundalo doon sa BRP Sierra Madre. Kada mag-resupply, hinaharang. Ang liit-liit pa naman ng barko ng Pilipinas mga kababayan, tapos kumpara sa barko ng China, napakalaki, dambuhala. Buti magagaling yung mga piloto, mga kapitan ng mga barko ng ano ng Pilipinas. Kung hindi, banggaan na 'yan. Talaga iba talaga ang piloto ng ano, iba ang kapitan ng mga barkong Pilipino. Magaling, with nang iilag yung mga barko nila sa dambuhalang barko ng China. Ayon po sa PhilStar ngayon, mga kababayan, muntik na namang bungguhin ng mas malaking barko ng Chinese Coast Guard. Ang barko ng Philippine Coast Guard sa pinakabagong resupply mission sa Ayungin Shoal nitong nakarang Miyerkules ng hapon. Talaga lang, hindi na tumitigil. Bakit kaya gusto lang angkinin lahat ng dagat ng Pilipinas, especially dyan sa West Philippine Sea, mga kababayan? Ano bang kailangan nila dyan? Sabagay, marami daw langis dyan, saka yung mga natural resources, mga isda. Pero dapat, huwag naman lang ang kinin lahat, dapat mag-iwan naman sila para sa Pilipinas. Ang sayo pa dito, sa kabila ng insidente, naging matagumpay ang resupply mission ng dalawang bangka ng Unaysay May 1 at Unaysay May 2 sa BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Shoal. Talagang wala nang katigil-tigil yan. Hanggang sa magsawan lang siguro ang Pilipinas, pero hopefully hindi na magsasawa sa kaka-resupply sa mga sundalo dyan sa BRP Sierra Madre, mga kababayan. Dapat walang susuko dyan, walang bibitaw. Kailangan suportahan natin yung mga kababayan natin dyan. Sa mga kababayan natin sundalo dyan, mga Philippine Marines dyan sa BRP Sierra Madre, mga kababayan. Ayon po sa ulat, iniiskortan ng BRP Sindangan ang Unaysa May 1 habang ang BRP Cabra naman ang escort ng Unaysa May 2. Matagumpay na naihiwalay ng barko ng Chinese Coast Guard ang BRP Sindangan na iniskortan nitong bangka. Ang sayo pa ng Philippine Coast Guard, despite heavy blockade from at least 3 Chinese Coast Guard vessels and several Chinese militia vessels, the 2 resupply ships reached Ayungin Shoal around 1 p.m. Yan po ang sinabi ng Philippine Coast Guard. Nakakasawa na, pero dapat huwag tayong magsawa, dapat ipagtanggol natin ang ating teritorya. Habang naghihintay na makabalik ang mga bangka, tinangkang lumapit ng BRP Sindangan, ngunit dito sila hinarangan ng Chinese Coast Guard vessel na numero 21156 na umabot ng hanggang 3 metro na lamang ang layo ng hal nito sa isa't isa. So ibig sabihin 3 metro ang lapit lang ha. Pwede kayong magkaabutan, magpicturean, napakalapit. Buti lang, sabi ko nga kanina, magaling yung mga kapitan ng mga barko ng Pilipinas, mga kababayan. Nang umalis ang Chinese Coast Guard vessel, dalawang Chinese militia vessel naman ang lumapit sa BRP Sindangan habang ang BRP Cabra ay pinalibutan ng isang Chinese Coast Guard ship at 3 Chinese militia vessel.
Talagang inambun nila. Inaambun nila yung ano. Ibig sabihin, mas marami talaga, mas malaki pa yung mga barko ng Chinese Coast Guard. Kuntra sa maliliit na barko natin, mga kababayan. Tapos, ang dami pa nila. Isang Chinese Navy warship rin ang bumubuntot ng hanggang 800 metro sa BRP Sindangan. O, tignan nyo, talagang kuan. Kasama na yung mga Navy dyan sa pagbubuli sa atin dyan sa West Philippine Sea. Dinamay na pati Navy nila eh. Dapat isamin na rin dyan yung mga ano. Dapat nandyan yung mga barko rin ng mga kaalyado ng Pilipinas. Siguro dyan, binablap nila sa'yo. Kailangan blapin din natin sila para takutan na lang yan ang nangyayari, mga kababayan. Ay, nako, 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 nako. Talagang hindi na matigil-tigil yan, mga kababayan. Dapat talaga maayos yan para hopefully later on walang masaktan. Hindi magkaroon ng escalation dyan sa West Philippine Sea. Panalangin lang natin na walang mangyayari na masama dyan sa West Philippine Sea. So, yan lang po ang ating balita ngayon, mga kababayan. Salamat sa inyong lahat. Huwag kalimutan mag-subscribe sa George Sir Vlogs. At huwag kalimutan pindutin ang notification bell para sa ganun ay ma-notify tayo kung mayroon tayong bagong upload na video. Salamat po ng marami. Happy weekend, everybody. At saka, Burbur months na ha. Merry Christmas and Happy New Year. Salamat.